si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So yan po ay sinabi sa Romans chapter 5 verse 12. So ang linaw-linaw at malinaw pa sa tirik na araw na kaya ka lang naging makasalanan dahil kay Adan. So bago ang tao nagkasala, ang sabi dyan, no, ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. At yan ang dahilan kung bakit ang tao ay naging makasalanan. At ang tao po ay makasalanan sapagkat ang tao po ay pinanganak na makasalanan. Ito po ang sabi ng Biblia. So nagkakasala tayo dahil ipinanganak tayong makasalanan. Na minanapuin natin ito kay Adan, kumapit ito sa hibla ng ating pagkatao. Kaya ka nakakagawa ng kasalanan sapagkat nananalaytay sa iyo ang mantsa ng kasalanan mo kay Adan. So it is Adam's sin, that is why we are all sinners, sabi sa verse na yan. Kaya po you are already sinner bago ka pa nakagawa ng kasalanan. Kaya tayo nakagawa ng kasalanan dahil ito ay resulta lamang ng ginawa ni Adan. So ang tanong, no, makatarungan bang dalhin tayo ng Diyos sa impyero dahil lamang sa kasalanan ni Adan? Kayo nga ho sumagot, mga kapatid, makatwiran ba? Patas ba? Mayroon bang katarungan na ang Diyos dadalhin ang tao sa impyerno dahil ang tao ay naging makasalanan na hindi naman niya kagagawa ni Adan? Si Adan po ang nagkasala, tayo po ay naging makasalanan bago mo pa nagawa ang iyong first sin. Okay? Again, si Adan po ang nagkasala, tayo po ay naging makasalanan bago mo pa nagawa ang iyong first sin o ang una mong kasalanan. Ang sabi ng Biblia sa Awit chapter 51 verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. So ang linaw-linaw dyan, no? Kaya tama yung sinasabi ni Apostol Pablo na namanan natin ang ating pagiging makasalanan dahil kay Adan, na tayo ay masama na buhat pa ng isilang, makasalanan na nung tayo ay iniluwal. Kaya nga ang turo ng impyerno para sa makasalanan at ang mga tao ay pupunta sa impyerno dahil ang tao ay makasalanan ay sobrang sablay. Talagang sablay na sablay. Kasi ang ibig lang sabihin nun, lahat tayo ay pupunta sa impyerno dahil lahat tayo ay makasalanan. Kaya ang tanong eh, no, sino po dito ang hindi makasalanan? Sino po sa atin ang hindi nagkakasala? Kasi ang sabi mo ng Bible, sa 1 John chapter 1 verse 8, kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. At sinabi rin sa 1 John chapter 1 verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So ginagawa mong sinungaling ang Diyos kung sinasabi mong hindi ka nagkakasala at niloloko mo lang daw ang iyong sarili. Sabi ng Biblia yun, di ba? Kaya ang resulta, natural na talaga sa tao ang nagkakasala. Yan ang tanggapin natin katotohanan. Tanong yung kayo, mga kapatid, natural ba sa aso ang kumakahol? Natural ba yun? O natural ba sa pusa yung nagmiyaw-miyaw? Di ba? O natural ba sa ibon ang lumilipad? Pwede po bang sabihin sa aso na, hoy, huwag kang kahol ng kahol? Pwede ba yun? O pwede mong sabihin sa pusa, hoy, huwag kang miyaw-miyaw ng miyaw-miyaw. Pwede ba yon? O kaya, sa ibon, maglakad ka nga, huwag kang lilipad-lipad. Pwede po ba yon? Pwede ba nating pigilan ng isang natural? So, ganun din ang tao. Kung ang tao ay makasalanan, pwede ba nating sabihin sa tao na, huwag kang magkakasala? Pwede ba sabihin natin yon? Nakakalungkot. Karamihan sa mga pastor, pari, ministro at ibang mga ebanghelista ngayon, sa likod ng pulpito, lagi nilang pinapangaral sa tao na huwag magkasala. Huwag kang magsisinungaling kundi maiimpyerno ka. Huwag kang magmumura kundi maiimpyerno ka. Huwag kang manonood ng TV, sine, dahil makasanlibutan yan, maiimpyerno ka. O kaya magsimba ka kung hindi, makakarmahin ka. Maging prayerful ka kung hindi, malaliyo ka sa Diyos. O kaya huwag kang makikinig ng rock music, sa diablo yan, kundi maiimpyerno ka. Ay nako, ang dami kong example. Meron pa nga, huwag kang iinom, kasalanan yan, kundi maiimpyerno ka. Diba? Huwag kang maglalaro ng computer games, ilalayo ka niyan sa Diyos. Kung hindi, maiimpyerno ka. Meron pa nga, huwag kang maging bakla dahil sa Sodom at Gomorrah, sinunog ng Diyos ang mga bakla, baka maiimpyerno ka.
O kaya, huwag kang magpapatato. Kasi sabi ng Bible, alipin ka. Kaya kung magpatato ka, alipin ka ng Diablo. Kaya may impyerno ka. O kaya, huwag kang mag-aasawa ng hindi kaanib sa iglesia. Kung hindi, may impyerno ka. O kaya, huwag kang kakain ng dinuguan. Kung hindi, may impyerno ka. Ganyan katindi ho yung mga mangangaral ngayon, not knowing na ang tao ay sadyang makasalanan. Buti pa nga ang Diyos eh, nauunawaan ng tao, na ang tao ay makasalanan. Diba? Tanggap na ng Diyos na ang tao ay makasalanan. Tanggap na ng Diyos na natural sa tao ang magkasala. Kaya nga pinadala niya si Kristo eh, ang kanyang nag-iisang anak, para ipako sa krus. Nang sa ganon, patawarin na ang mga kasalanan natin, even our future sins, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Si Jesus Christ nga nakikipag-inuman eh, tapos yung mga alagad din niya. Basa Lucas chapter 5 verse 30-32. Nagbulong-bulongan ang mga guro ng kautosan at mga Fariseo laban sa kanyang mga alagad. Sinabi nila, "Bakit kayo kumakain at umiinom kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" Tapos ano sabi ni Jesus Christ sa 32 John chapter, sabi rito, no, "Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid. Ako ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi." Di ba kayo nagtataka kung kasalanan sa Diyos ang pag-inom ng alak, bakit si Kristo ay naigipag-inuman? I'm not justifying na maglalasing kayo, no? But my point is, bakit yung ibang pastor mas banal pa sa Diyos? Ang Diyos tanggap na ang tao ay makasalanan, pero ang ibang mga ngaral galit na galit sa kasalanan. Pero mga pastor na ito, hindi ka naman nila lahat, no? Pero karamihan sa mga pastor, lakas makahusga. No wonder kung bakit nilalangaw ang church nila dahil apakaraming bawal. Diba? Kaya nga hindi mo pwedeng pigilan ang tao na huwag kang magkasala dahil ang tao ay makasalanan. Kahit na born na gin na, nagkakasala pa rin, makasalanan pa rin, walang pinagbago yun. So dahil lang tayo naging banal dahil kay Kristo, yun ang kabanalan natin. Pero yung kabanalan natin sa mabubuti nating gawa, basahan sa Diyos yun. Dahil sabi ng Biblia, dinadaya mo lang ang iyong sarili o ginagawa mong sinungaling ang Diyos kung sinasabi mong hindi ka nagkakasala. Ngayon, is it fair ba at makatarungan ba na daling ka ng Diyos sa impyerno dahil ikaw ay makasalanan? Ito po ay hindi makakarungan, kapatid. This is the height of injustice. Bakit? Victim ka. Biktima po tayo ng pagbagsak ni Adan. Hindi ka pwedeng ipadala ng Diyos sa impyerno dahil sa pasyang ginawa ni Adan. So ganito lang yan, mga kapatid, no? God will not send you to hell because of Adam's sin. However, He will. Okay? If you choose to stay in Adam by rejecting Christ, Tagalogin natin, no? Ang Diyos ay hindi kanya pwedeng dalhin sa impyerno dahil sa kasalanan ni Adan. Pero pwede ka mapunta ng impyerno kung pinili mong manatili ka kay Adan by rejecting what Jesus Christ did. So napunta tayo kay Adan hindi by choice, kundi by chance. Okay? But you can decide stay in Adam or you can decide to go to Christ. So it is your choice. People will go to hell not by chance but by choice. Okay? Ang tao bumagsak not by chance but by choice. Okay, listen carefully. Pinili ni Adan at Eva kainin ang bawal na bunga. Tinukso sila ng ahas and yet they have come to the point that making decision to eat the forbidden fruit. Pinili ba nila magkasala o hindi? Siyempre, pinili nila yun. Kaya hindi ka pwedeng pumunta sa impyerno ng choice nila. Pero dahil sa ginawa po nila, lahat po tayo ay pumasok kay Adan. So, ito yun, ano, you have a choice. Do you want to stay Adam by rejecting Christ or stay away from Adam by receiving Christ? Pag nire-reject mo si Christ, yung ginawa niya, you are in Adam. Pero pag tinanggap mo si Kristo,
You are now, stay away from Adam by receiving Christ. Biblical ba yung pinagsasabi mo, Edwin, about kay Adam and Christ? Opo, biblical po ito. Romans 5:17-19, sabi rito, no? Sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan, ngunit sa pamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos, ay maghahari sa buhay. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Alinaw-linaw, no? Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao, si Jesus yun, ano? Ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Diba, linaw? 19, sapagkat ko ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. So ayan, no? Ebidensya ko na verse sa Bible na pinamimili ka ng Diyos para makawala ka sa impyerno.